Nagtipon-tipon ang mga Muslim, Kristiyano at mga kinatawan mula sa iba't ibang grupo, sektor at ahensya ng gobyerno bilang pakikiisa sa panawagan ng administrasyon tungo sa kapayapaan. May ulat si Zon Ballesteros ng IBC News. Mula sa naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Nations General Assembly, "Our success in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao in the southern south of the Philippines is a centerpiece of these efforts. The peace that we have forged after many decades of conflict among warring factions and clansmen demonstrates that unity is possible even in the most trying circumstances." Nagsagawa ng isang peace caravan ngayong araw ang National Commission on Muslim Filipinos, katuwang MMDA, PNP at iba't ibang grupo at sektor sa bansa bilang pagtugon nito sa panawagan ng administrasyon na pangmatagalang kapayapaan, kasabay na rin ang pagdiriwang ngayong Setyembre ng National Peace Consciousness Month alinsunod sa Presidential Proclamation No. 675. Aabot sa mahigit 100 sasakyan ang nakilahok sa parada. Dahil sa kakulangan sa oras at walang sapat na permit mula sa ibang mga LGU, sa Quezon City Circle lang sila nag-ikot. Hindi lang mga Muslim ang nakilahok, kundi maging mga miyembro ng iba pang relihiyon. Nagpalipad ng mga kalapati at lobo ang mga nakilahok sa peace caravan, simbolo ng pagsuporta sa hangarin ng komisyon at ng administrasyon na mapagkaisa ang buong bansa tungo sa iisang layunin. Para kay One Rider Portales Representative Bonifacio Busita na isang Kristiyano, malaking bagay ang ganitong pagdiriwang para maipakita sa publiko na lahat ng Pilipino, anuman ang paniniwala, dapat magkapit-bisig. Tayo pare-parehong Pilipino. Hindi pinag-uusapan kung Muslim o Kristiyano. Kailangan magkaisa tayo para mas maging matagumpay ang ating tayo ng mga Pilipino. Naniniwala naman ng NCMF at Bureau of Peace and Conflict Resolution na hindi lang ang magkakaiba ng relihiyon ang dapat magbuklod-buklod, maging ang mga makakaliwang grupo at mga nagbabalak-pabagsakin ng pamahalaan dapat makiisa sa panawagan ng kapayapaan. Dapat maiwasan na yung tunggalian po. Dapat magmahalan tayo. Iisa po ang isulo natin, kapayapaan. Tayo ay isang sangkatawa. Sinasabi po nila na one humanity po. Yun po ang pinopromote natin. Hindi po panahon na ito'y makawatak-watak. Kung ikaw nga ay nagtitrabaho para sa bayan, ay dapat makiisa na kayo para makaroon tayo ng kapayapaan. Malawak at mayaman ang kultura ng Pilipinas. Sayang lang umano kung masisira dahil sa hiwalay na paniniwala. Matagal nang nakatatak sa kasaysayan ng alitan sa pagitan ng Kristiyano at Muslim. Pero kung tutuusin, walang kahit na sinong nanalo sa labanang bit-bit hanggang sa modernong panahon. Kapwa Pilipino, talo sa madugong sagupaan. Kulang umano ang inisyatibo ng pamahalaan para sa kapayapaan kung hanggang ngayon, hindi pa rin tayo natututo sa nakaraan. Kapag ang Muslim, mga Kristiyano at atin mga kapatid na mga kanutubo magkakaisa, magbuklod-buklod, magkaisa po tayo alang-alang sa salinlahi at kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Zon Ballesteros ng IBC 13 para sa bayan.